Ano lang naman to guys, tutorial lang kung paano gumawa ng trap para sa mga wild chickens. So or labuyo. Para kung sakaling matrap ka sa kabundukan, meron kang makakain, source of protein. Pero hindi ko to ina-advise guys ha, na gawin yung hobby. For survival purposes lang. Just in case. So tuturuan ko kayo. So kailangan mo lang ng ano, ng rope or tali. Kung wala kayong makuhang tansi, siyempre hindi naman to available sa bundok, pwede kayo gumamit ng bagging. Para sa tutorial natin, gagamit tayo ng tansi. Pwede rin paracord kung meron kang dalang paracord. So gagawa ka ng parang ano, ng bilog. Tatali mo. Gagawa ka ng buhol sa dulo. Tapos isa ulit na buhol. Parang ganyan guys. Tapos tsaka mula ipapasok sa loob. Para magkaroon siya ng parang ano. Parang hook na ganyan. Or sabitan. So mas maliit, mas maganda. Ayan guys. So kailangan makagawa ka ng ganyan. Para doon mo ilulusot itong dulo. Ayan. So parang magkakabuo ka ng parang ganito. Ayan. Ayan guys. Parang silo. So kung ito yung paa ng manok, gaganon yan. Ihigit dito. Okay. So next step, kailangan mong kumuha ng sanga ng kahoy. Pwedeng yung ganito. Puputuli mo mga ganito kahaba. Para yun yung parang trigger. So kumuha na ako kanina. Kumuha na ako kanina guys. Yung parang trigger nya. Kaya kabit na lang natin dito. So tatansyahin mo muna kung paano yung laki ng ano mo. Ayan. So tapos ikakabit mo. Sa bandang dulo guys, dapat medyo mahaba yung dito sa baba. Tapos sa bandang dulo, medyo maikli. Ayan. Kailangan mong igpitan guys para hindi... Ayan. Tapos guys, kailangan nyo gumawa ng ganito. Dito isasabit yung trigger. Para siyang ano eh. Ganyan. Dito isasabit yung trigger guys. Saan na ba yung ano natin? Ayan. Dito siya nakasabit. Pan-trigger siya. Okay. So... ito yung ibabaw natin sa lupa guys. So kailangan matulis dito. Okay. So tara guys, assemble na natin. So guys, ito ibabaw natin dito. Sa lupa. Ayan guys. Babaon mo lang dito. Ayan. Tapos guys, meron ako nito. Ito yung pinaka ano niya. Magsuswing dun sa... dito kukuha ng lakas yung trap natin. Kailangan natin ikabit to. Ito. Yung ginawa natin kanina, natansi. Kakabit natin siya dito. Tapos, tsaka natin isabit yung trigger dito. Yan, ganyan guys. Tapos may nakabalagbag tayong kahoy dito. Para pag bumaba yung kahoy, tatalsik ng ganun. Matutrap yung ibon or manok. So yun. So ikabit na natin ito guys. Importante ito guys. Pagka natrap kayo sa bundok or saan kayo napunta, tapos wala kayong pagkain. Dapat marunong kayo kung gumawa ng trap. Pero syempre, hindi to advisable guys. Parang bilang hobby. Siguro yung mga bata ng taga-probinsya, pwede. Pero yung tayo,
Siyempre, hindi naman dapat talaga kinukuha yung mga wild animals. Not unless kung kagaya nung survival talaga. Kailangan mo kumain. Ayan guys. So medyo mahaba pa itong natin. Puputulan natin. Sumasahid sa lupa eh. Puputulan natin ito. Okay. So kailangan ko lang guys ng kailangan ko ng harang dito sa may gilid. Sa bitan. Ito. Dito sa may gilid niya. Pangsapit. So ang idea guys, pag dumaan dito yung kung anong ibon or manok, pag umapak siya dito, mabibitag siya. So, tanim natin dito. Okay. Patag natin konti. Tapos kailangan natin ng pabalagbag na ganun. Kailangan natin ng pabalagbag. Dapat straight. So lahat ng kailangan natin guys, nandito lang din sa gubat. Ito guys, oh, kailangan natin ng ganyan. Ito guys, ito yung magsisilbing trigger, apakan. Pag umapak dito yung ating ibon, matutrap siya. Tingnan nyo guys. Oh, demo guys ha. So pag ganyan. Tapos ibibilog lang natin to guys. Yan. So yan, nakabilog na guys. So pag may dumaan ditong ibon or manok, ito mangyayari guys. Sinan nyo. Yan rin laka dito yung ibon. Pagka umapak siya dito guys, ganoon ang mangyayari guys. So mapupunta dun, mahuhuli yung ibon or manok. So may makakain ka na kapag napunta ka dito sa bundok. So papakita ko sa inyo paano yung full setup. So dapat kasi guys, isisetup po ito na maayos kasi yung mga manok or mga ibon, malakas din makiramdam yun. Alam nila kung may trap o hindi. So kailangan, hindi halata na mayroong kang trap dito. Yan. Setup natin na maayos. Kailangan bilog na bilog tong itong parang silo nya. Yan. Ipitin lang natin siya ng mga kahoy-kahoy. Yan. Pero ingat ka lang, baka mapitik mo yung trigger niya. Eh, ikaw yung mahuli. Yan. Tapos guys, lalagyan nyo siya ng mga damo-damo sa gilid. Parang itatago mo dapat yung yung trap mo.
dapat hindi siya halata. Yan. Tapos itong sa gitna guys, lalagyan mo ng mga damo. Ganyan. Mga dumi. Yan. Para hindi akalain nung manok or ibon na mayroon trap dito. Yan. Tapos lalagyan mo siya ng parang natural way niya or natural na daanan. Dito, tatanggalin mo yung mga para akalain ng ibon or manok. Daanan lang talaga to guys, walang trap dito. So yun yung trick. Yan. Tapos guys, kung para medyo makatotohanan pa yung ano mo, yung trap mo. Teka lang, putulin natin to guys, sobrang tansi. Sana yung ano, hawak ko kanina. Ito. Para maging mas makatotohanan pa yung trap mo guys, lalagyan mo to ng bagging sa dulo. Tapos, ipupulupot mo dito sa tansi. Yan. Para maitatago mo yung tansi. Iisipin ng mga manok guys, kaya nakaganto yung kahoy na to dahil meron lang baging na nakapulupot na sumabit. Yan. Yan. So kung mapapansin nyo, mapapansin nyo guys, hindi na halata yung trap natin. Parang normal na ano lang to, na daanan. Yun. So, ang mayayari dito guys, kapag ka may dumaang manok dito or ibon, pag umapak dyan, huli, meron ka nang kakainin. So, yun guys, salamat sa panonood ng video na to guys. Ito yung tutorial natin ng survival. Paano makahuli ng pagkain sa gubat. So ito, basic trap to guys dito sa gubat. Marami pang ibang trap pero ito yung pinaka basic guys. Diba, napakadali lang gawin. So yun. So advice ko lang guys, gagawin nyo lang to kapag alanganin at pagkakailangan nyo talagang manghuli ng mga makakain nyo. Pero kung hindi naman kailangan, please huwag tayong manghuli ng mga wildlife sa gubat. Siyempre, dahil para sa environment natin. Gawin lang natin to kapag kailangan talaga, kapag kailangan natin makasurvive sa gubat. Bali, hindi na siya halata. Hindi na halata yung ano natin. Even yung tansi na ginamit natin, nilagyan natin ng ano, ng bagging. Para hindi halata dun sa ano. Hindi halata, hindi masyadong makita ng mga ibon or manok. So yan guys. So pag may dumaan dyan guys, huli. Yan guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung nagustuhan mo yung content na to, please palike naman ng video at pasubscribe na rin kung hindi ka pa nakapagsubscribe. Hanggang sa muli natin mga adventures guys. Bye bye.